Isang dalagitang katutubo ang nakatira sa bahay kubong ito. Kasama niya dito ang kanyang lolo at lola. Mayroon naman siyang mga magulang at mga kapatid. Subalit pinili niyang tumira sa tahanang ito kasama ang kanyang mga lolo at lola. Wala daw kasing mag-aalaga sa mga ito. Siya ang nag-aasikaso, nagluluto at nagpapakain sa dalawang matanda. Sobrang mahal daw niya ang kanyang mga lolo at lola. Ang dalagita ay nag-aaral. Malayo ang eskwelahan. Pumapasok daw siyang walang baon. Pero kailangan niyang gawin yon. Kailangan niyang magtiis dahil may pangarap siya sa kanyang buhay. Pangarap niya na maging isang guro balang araw. Subalit nangangamba siya na baka hindi ito matupad dahil sa kawalan at kahirapan nila. Kung mag-aral ako para masusuportan ko ang pamilya ko. Balag malis-lisig mo pagkaon, basta may eskwela dyan. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Good morning mga kababayan, at sa aming paglalakbay po muli, mayroon kaming nakita dito na bahay po ulit ito ng katutubo. Nandito kami ngayon sa Sitio Banualay, Barangay Palma Hill, Talaingod, Davao del Norte. At mayroon po kaming nakita dito na katutubo nga na nakatira po dyan sa bahay na yan. Mayroon po isang dalagita na inaalagaan daw po yung kanyang lolo. So siya po yung nag-aasikaso. Ang bahay kubo nila ay sira-sira na, na halos parang magkikiba na. Paano kaya sila nakakatulog dito? Lalo na kapag umuulan o may bagyo. Mga kababayan at sa mga sponsor po natin, huwag po kayong maniniwala sa mga fake account na ito na gumagaya at gumagawa ng aming page. Ang may 20,000 followers at may 9,000 followers at iba pa. I-report po natin ito mga kababayan, sabay-sabay po natin silang i-report. Dahil sinisira po nila ang aming pangalan, ganun din po nagiging ugat din po ito ng pagkalito ng ating mga viewers at lalo na ang mga nagpapadala ng tulong na ating mga sponsor. Ang original account po namin ay yung may 1.4 million followers. Palagi nyo pong titingnan ang subscriber o followers, dapat ay may 1.4 million followers para legit at original po. Mga kababayan, kailangan ko po ang tulong ninyo. I-report po natin ang lahat ng mga fake account ng Pugong Biyahero. Marami pong salamat and God bless. Hello. Sila po yung dalawang matanda na nakatira po dito. Tapos, yung kanila pong apuhayun, doon nagluluto. Okay? Punta lang kami dito, Luha. Hindi tayo maintindihan kasi yung katutubong salita po. No? Dito lang kami, Luha. Akit ako dito. Okay. Hello, ne. Ne, Diyos ko, ano ba ta? Hello, hello, Day. Hello, Day. Pwede ako sulod? Okay. Kuya Eli, dahan-dahan, baka mabuslo tayo. Matibay pa to? Yes, sir. Okay. Lagay ko lang to. Mic lang to. Mic. Okay. Anong pangalan mo? Wina po. Wina? Wina. Wina? Ilang taon ka na? 15 years old. 15? Yes, okay. Sir. Pwede, upo ka, upo. Ano yung niluluto mo? Kamote, sir. Kamote? Yes, sir. Tanghalian nyo? Yes, sir. Okay. Medyo mausok, no? Sige, upo lang ako dito. 15 years old ka na. Yes, sir. Buti hindi ka pa nag-asawa. No? Hindi pa ako mag-asawa, sir, kasi mahirap pa, sir. Mahirap. O, tama yun. Kamusta ang buhay nyo dito?
Okay lang, sir. Okay lang? Yes, sir. Ano yung usual na kinakain nyo? Kamote, sir. Kamote? Buti po naintindihan niya tayo ng Tagalog kasi nag-aaral siya. Anong grade ka na? Grade 9. Grade 9. That is second year. 6, 7, 8. Second year. Ha? 6, 7. Grade 7 man first year. Grade 9. Okay. So third year ka na. Yes, sir. Okay. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Teacher, sir. Teacher? Bakit yes, teacher naman? Kasi tuturuan kong mga bata, sir. Iyon. Natutuwa ako kasi marunong po siyang mag-Tagalog. Sabi niya po, para matuturuan yung mga bata. Okay. Bakit yun yung mindset mo? Bakit gusto mong turuan yung mga bata? Para makaintindi ng English at Tagalog. Okay. Bisaya. Bisaya. Sir. Okay. Galing niya mag-Tagalog. Okay. Yung pamilya mo, anong hanap buhay? Mga pagkain, sir. Oh, kumukuha ng mga pagkain. Yes, sir. So yung karamihan ang mga tao po kasi dito, parang nabubuhay sila. Siyempre tayo din katulad natin para makakain. Pero yung extra income, like for example, para magkaroon tayo ng additional na pera, sa kanila wala. Ano lang, yung konsumo sa pagkain. Kaya po yun yung sinabi niya. Sa buhay ninyo na ganun, paano pa kayo nagkakapera? Ano kami ng mais, mag-harvest kami at magtatanim kami po. Ibebenta? Yes. Doon lang kayo nagkakapera? Opo. Okay. Yung pag-aaral mo, ano na yung pinakamalaking baon? May baon ka bang pera? Wala? Wala, sir. Wala? Ano lang yung binabaon mo? Kamote, sir. Kamote. Okay. Katulad ngayon na ang pagkain nyo kamote? Opo. Nasanay kayo na kamote? Pangkaraniwa na sa mga katutubo, ang kamote. Ito ang nagsisilbi nilang bigas o kanin sa kanilang hapagkainan. Hindi sila pwedeng mawala nito, kaya ang bawat pamilya ay nagtatanim nito sa bundok o sa kanilang mga sakahan upang hindi sila mawalan ng pagkain. Ano? Yung bigas, kailan kayo nakakakain ng bigas? Magpagkain kami ng bugas. Kapag may pera kami, sir. Pag may pera lang? Opo. Pero kapag wala kayong pera, talagang kamote? Opo. Okay. Gaano kahirap yung buhay nyo dito? Mahirap talaga, sir. Kapag may pera kami, sir, magkahirap kami ng pagkain at wala kami pagkain at yung pagkain namin, sir, yung kamote at mahirap talaga, sir. Mahirap. At mag-aaral akong mabuti. At yung walang pagkain, mag-aaral ako, sir. Kahit wala kang baon? Opo. Okay. Gusto ko ako ng mag-aaral para makakuha ako ng teachers. Balag din ako makakaon basta maka-teachers ko. Okay. Bahala na daw hindi siya makakain basta lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Pero mahirap din yung walang kain kapag nag-aaral. Yes, sir. Sa tingin mo, matutupad mo yung pangarap mo? Nangangamba daw siya na hindi niya matupad ang kanyang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay nila. Ang pag-aaral ng college sa kanila ay isang suntok sa buwan. Dahil paano kung hindi kaya ng mga magulang niya? Aral ka. Ilan kayo magkakapatid? Siyam, sir. Siyam? Opo. Dami nyo, no? Pang ilan ka? Ha? Pang ilan? Dalawat. Pangalawa ka? Opo. So maliliit pa yung ano? Opo, sir. Lahat sila nag-aaral? Iwala, sir. Ikaw lang? Opo. Hindi naman yung mag-aaral ang kapatid ko, sir. Bakit? Mahirap daw talaga, sir. At ako rin, sir. Hindi ako
Hindi ako mahirapan. Gusto po ako makamit ko yung pangarap ko. Galing, no? Gusto mong makamit yung pag... yung ano? Opo. Ano pa yung pangarap mo para sa pamilya mo? Yung pagkain at yung teachers. Gusto po ko na mag-aral ako para masusuportan ko ang pamilya ko. Balag malis yung pagkaon. Basta may eskwela dyan, sir. Bisan pagkamuti ang pagkaon mo, eskwela dyan ko. Bisan pag maglis-lison ni basta mo, eskwela dyan ko magpadayon. Akong papa, sir. Kung duli katong una pang panahon, kung duli kumiskwela muna lang kumana akong hihuna-huna. Okay. Dumating na ba sa... Sorry po, napaluha ako doon sa bata. Dumating na ba yung time na parang sabi ng nanay mo, mag-asawa ka na? Hindi ako, sir. Ayaw mo talaga? Ayaw okay. Ako, sir. Gusto po ka akong mag-teachers. At susuportan ko ang pamilya ko, sir. Ayun. Napakagandang ano nun. Kaya kahit pilitin ka sa yung bang may naliligaw sa'yo, ayaw mo. Ayaw ko, sir. Kasi mahirap talaga, sir. Mas maganda yung nag-aaral. Opo. Okay. Mga gamit sa school, meron ka? Meron, sir. Ano yung usual na gamit mo? Papel at ballpen. At bag. Bag. Maayos pa yung bag mo? Opo. Asan yung bag mo? Ayan, okay. Ano yung hiling mo sa sarili mo, yung sa buhay mo? Mag-aral ako, sir. Mag-aral? Gusto po ako mag-hanap ng trabaho, sir. Para yung pamilya ko hindi mahihirapan. So yung puso mo talaga nasa pamilya? Opo. Oo, kasi biruin yung mga kababayan. Siyam silang magkakapatid. Pero siya lang yung nag-aaral. Kasi nga yung isip niya at saka yung puso niya, gusto niya makapag-aral at mapagtapos niya yung... Siguro yung mapagtapos niya yung sarili niya na yun may diploma, makagraduate, maging teacher. Kasi nakikita mo dito sa mga kabataan, talagang di nakapag-aral. Hindi, sir. Okay. Ano yung pinakamahirap na parte ng pagiging isang katutubo? Walang pagkain, sir. At magkapagkain kami para magtatanim pa kami ng mais para may pagkain kami, sir. Okay. So yun talaga yung pinakamahirap para po sa kanila, pagkain. Kaya dito naman po sa kanila mga babayan, buti at nasisementado na yung daan. Nakita namin yung dinaanan namin, kababagong simento pa lang nung iba. Pero nung araw, nung maliit ka pa, hindi ganito ang daanan. Hindi, sir. Mahirap? Mahirap, sir. Okay. Nagpalipat-lipat din kayo ng tirahan? Opo. Okay. Dati hindi kayo dito nakatira? Dito kami nakatira, sir. Mm-mm. Dito na nakatira. Ah, dito na. Opo. Okay, pero yung bahay po nila, kung mapapansin nyo sa labas, talagang wala silang pambili ng kahit na yero, yan kugon, maganda man lamig. Pero darating yung time na tutulo, masisira, kahit nga pako, wala kayong pambili ng pako. Ano? Opo. So, magkakapako man, kita nyo to. Tali lang, tinali na nila. So, yung pako kasi mahirap bilhin para sa kanila. Ngayon yung pagkain nyo, ito kamote. Opo. Tanghalian. Ano yung sudan, ulam? Wala. Wala? Kamote lang yun. Kamote? Opo, yung mahirap talaga, sir. Kapag mag-aral ako na mabuti, walang pagkain ko, sir. Ako, sir, walang pagkain ko, sir. Gusto pa ako na mag-aaral ako, sir, para sa habang buhay, sir. Hindi na kami mahihirapan. Galing, no?
mag-aaral daw siyang mabuti para sa habang buhay, hindi na siya mahihirapan. Ang galing. Okay. Luto na? Opo, sir. Tingnan nga natin. Halika. Alam mo mga kababayan, yung isa sa mga pagkain na gusto ko talaga sa kanila, yung kamote. Pwede ako kumuha? Opo. Tingnan natin. Okay. Ito o. Oh. Ayan. Ibang version naman to ng kamote. Ganito siya. So, kakain na si na Lola. Ito ang ulam. Okay. Aba, mainit pa kasi. Maya-maya. Okay. Pwede kang magsaing. Okay? Mayroon kami bibigay na bigas. Kunin mo yung bigas, tsaka yung ilaw natin. Ha? Sige. Taka yung sardinas. Para kahit pa. May mga dala na kaming ganun. Kanina dumaan kami sa madadaanan namin. Kasi sa bundok din kami nagdaan. Tapos, malayo kasi yung Santo Tomas, tapos Talaingod, yung mga taon, doon kami bumibili ng pwedeng madala namin pagkain kasi medyo malayo yung Davao City. Meron naman kaming mabibilan. Kaya kahapon, dahil naubusan po kami ng bigas, dumaan kami, bumili kami ng bigas. So, bibigyan namin kayo ng bigas. Ha? Okay, para kahit paano, pahinga muna sa kamote. Pero masarap po itong kamote. Ano? Napakasarap. Ang kamote ng mga katutubo mga kababayan ay hindi ko ipagpapalit sa fried chicken. Napakatamis. Kahapon, yung na-vlog namin, kamote din ang pagkain nila. Napakatamis. Ang tamis ng kamote nyo, ano? May sekreto ba paano nagiging matamis ang kamote? Iwan ko, sir. Iwan daw, hindi niya alam. Hmm. Sige. Mainit pa eh. Ayan. Ito lang ang kakainin, wala ng partner na ulam. Sa pagkakataong ito, may pera ka? Oo, sir. Ala? Kailan ka lang nagkakapera? Kung magtanim kami ng mais, sir. Kapag mag-harvest lang kami ng mais, kapag may pera kami, magbibili na kami ng bigas at may pagkain na kami ng bigas, sir. Why? Sorry. Why ito? Yan. Ito bigas. Tapos, pasensya na kasi sa konting dilata. Ito ay binili lang namin sa mga tindahan na makikita namin. Magsasaing ka, Little Dero. Ayan, pwedeng magsaing. Parang ipapakain kay na Lola. Bigas muna. Okay? Tapos, mayroon ba kayo ditong ano, mga talbas na kamote? Wala. Nasa bundok, no? Sa bukid nila. Okay lang. Mayroon kami din nilang sardinas para kahit paano may ulam. No, makakain sila. Tapos, bibigyan kita nito. Wala kang ilaw? Madilim sa gabi. Bigyan ko kayo nito, ha? Ayan. Ito yung ilaw. Ayusin ko lang, ha? Para maturo ko sa'yo kung paano mo gagamitin. Tama-tama, pag nagluluto kayo dito, meron na kayong ilaw. Dito na rin kayo natutulog? Dito na po rin sila natutulog, pero butas-butas po yung ilalim. Anong gabanik nyo? Dito, sir. Walang unan? Wala rin silang unan. Bigyan natin ito. Bigyan pa natin itong isa. Yan. Tapos may isa pa po. Ito naman yung isa.
Lagay natin dito. Kahit saan mo pwede siyang idagdag yung isa pang ilaw. Okay? Dito lang siya ilalagay. Kakabit mo lang siya dito. Ayan o. Dito. Oh, ayan, may ilaw na. Tapos ito, isaksak lang natin. Ayan, tsaka yung isa. Saksak natin yung isa. Ayan o. Pagbukas natin, may ilaw ka na. Maliwanag na mamayang gabi. Okay? Tapos ang gagawin mo dito, ayan, ang gagawin lang dyan, para, kung gusto nyo naman may flashlight din ito sa gabi, bubuksan mo lang to. Ayan o. Tapos dito naman meron din siyang body light. Ayan o. Ayan, ang dami niyang ilaw, no? Tapos, meron pa siyang special power. Alam mo itong antena. May radyo yan. Hanapan lang natin ang signal. Bubuksan lang natin dito. Bluetooth mode. FM mode. Hours water supply availability. Kaya yeah? May radyo. Makakapakinig ka ng radyo. Tapos, hindi siya di battery. Ang gamit niya, although may battery yan sa loob, pero solar. Ibibilad mo lang to sa araw. Ano? I-charge mo ito. Yan. I-charge mo dun sa arawan. Tatanggalin mo lang muna itong mga ito. Yan. Pag i-charge mo siya, bubunutin mo to. Yan. Tatanggalin mo yan. Tapos ito, mahaba naman yung wire niya. Painitan mo lang sa bubong. Huwag lang hayaang mabasa ng ulan. Pag hapon, tanggalin mo na. Tapos, or kung gusto mong makinig ng radyo, pubuksan mo lang. Pagdating ng gabi, tanggalin mo lang yung solar panel. Balik mo ulit yung mga ilaw para maliwanag na mamayang gabi. Yan. Kung gusto mo naman, patayin mo lang yung isa. Kung gusto mo lang yung nakabukas, pwede rin. Diba? Pero maganda dito, lahat siya may ilaw. Yan. Tatlo po yung bumbilya. At may flashlight pa. May radyo pa. No? Ayan. Tapos, alam mo ba, mayroon pa siyang special power. Special power of attorney. Alam mo to? Ayan. Ito'y free. Free na namin ito. Free. Lalagay ko yan dyan. Yan, paglagay ko niyan dyan. Lagay natin dyan. Tapos, sasaksak din natin dito sa may mga ilaw. Tcharan! di ba? Tuwa siya. yan. May ganyan. Minsan pag Christmas or may party-party kayo dito. Tuntuwa siya, oh. Ngayon ka lang nakita niyan? ang ganda? Ang ganda po, sir. Di ba? Ang ganda, oh. Magagamit niyo yan, di ba? Patayin ko muna, ha? Para ano? Ayan, patayin natin. Ayan. Ayan. Basta iingatan lang mahabag. Mabasa ng ulan, ha? Okay. Ikaw na lang mag-ayos mamaya. Okay? Opo. Masaya ka ba? Opo, sir. Masaya na siya. Okay, ma, mga kababayan, sandali lang. Bigyan niyo lang ako ng time para po i-promote ko lang. Ayan, kung gusto niyo pong mag-avail nito, mag-PM po kayo sa PB Team Solar for only 2,800. Free shipping na po ito nationwide. Okay? Wala lang kayong babayarang shipping. 2,800 lang. Malaking bagay po yung pagbili nyo, napupunta po yun sa mga kabayan natin na natutulungan po natin. Marami pong salamat, okay? Oh, ba't nandyan ka? Baka matinulak ka. Okay. Bakit ikaw yung nag-aalaga kay na lola? Kasi wala siyang mag-aalaga ng iba, sir. Oh, wala. Okay. Gaano mo kamahal yung lolo mo at lola?
Mahal, mahal ko siya. Mahal na mahal mo sila? Opo. Okay. Mahina na sila, matatanda na? Opo. So, ikaw lahat, pati yung pagkain nila, nag-aasikaso. Oh, ang bait mo naman. Tapos ngayon, mayroon pa kami ibibigay, okay? Wala kang baon sa school? Wala? Okay. Ito lang yung baon. Kamote lang? Okay. Pag may gusto kang bilhin, halimbawa, gusto ko no ng damit, pero hindi mo mabili. Anong ginagawa mo? Wala kang magawa? Kaya sabihin mo kay nanay, nay, gusto ko noon, pero walang ibibigay. Walang okay. Pera po. Wala? Ano yung pinakamalaking perang nahawakan mo? 100. 100. Ano yung ginawa mo sa 100? Eh, bilip ko ng bigas para magbaon po ako. Ah, binibili mo ng bigas para magkakain, yung kanin, yung kakainin mo. Okay. Ano yung pakaramdam mo kapag nakikita mo yung kaklase mo may baong pera tapos ikaw wala? Masaya po. Masaya po ako. Pag may baong kang pera? Pero pag yung kaklase mo may baong pera tapos ikaw wala? Hindi ako masaya. Hindi ka masaya? Ano yung nararamdaman mo? Natutuwa ako sa kanya. Sa kanya natutuwa ka pero ikaw? Hindi ako natutuwa. Hindi. Pero importante kahit hindi ka wala kang baon, nakapag-aral. Unahin yung edukasyon, no? At saka, kahit kamote, okay lang. Huwag kang mahiyang mag-aral, ha? Kasi yung salitang pag-aaral, iisipin mo lang yun. Yun yung sabi mo nga, gusto mo siyang matapos. Kasi para ikaw ay makaahon sa buhay. Diba? Meron ako bibigay sa'yo. Yung 100 mo, gagawin nating... Teka lang. Para sa'yo. Thank you po. Anong gagawin mo dyan sa 1,000? Bibili po ko ako ng pangarap na ano. Ano yung pangarap mo? Yung mga, ano siya, mga ulam. Ulam? At mga, kung mahurot na yung bigas, bibili na po. Okay, kung mahurot daw yung bigas, bibili siya. Adi wala ka ng baon. Okay. Oh, ito pa, dagdagan natin. Thank you po. Tapos ito bigay mo kay Lolo and Lola. Ha? Tapos ito, ibigay mo, ay ibili mo ng pangailangan mo. Damit? Konti lang damit mo? Ilan lang ang damit mo? 8 po. 8 piraso? So, anong pakiramdam mo ngayon? Saya. Masaya? Masaya po. Dami na ito eh. Dami? Dami. O, ilan yan? Ilan lahat yan? 5,000. 5,000? Sa tanang buhay mo, ngayon ka lang nakahawak niyan? Hindi ako bibigyan ng mami ko ng pera. Kapag may pera, siya. Hindi ka binibigyan? Bakit di ka binibigyan? Iwan ko po eh. Siguro dahil isinisave siguro. Sapat lang. So ngayon makakabili ka na ng damit ha. Punta kang sentro. Bili ka ng damit. Ano pa bibilin mo? Short po. Short? Mga t-shirt. T-shirt? Yung mga gamit ko. Gamit? Ang saya niya no. Kasi sa, siyempre sa tanang buhay niya, hindi niya na-expect yung ganon. No? Siguro kung nasa syudad siya at may pera, mabibili niya nga. Eh kung wala, magtitiis. Laban sa buhay at tuloy mo lang yung pangarap. Huwag kang magbabago. Ha? Kapag dumating yung time na medyo kahit paano nakaangat ka sa buhay, huwag mong kalimutan yung mga katutubo. Ano? Tulungan mo sila. Ako ba mukha akong katutubo? Mukha akong katutubo? Mukha, o oh, diba mukha akong katutubo? Kasi yung ilong ko eh. Paras tayo ng ilong. Pinagkaiba lang natin. Medyo malapad din sa akin eh. Hindi niyo tayo naintindihan. Marunong ka kumanta? Hindi po. Ano yung kinakanta niyo dito usually? Christian song. Wala po. Wala? Lumad? Hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Si Lola yung marunong. Ah, si Lola. Okay. But hindi ka nagmamama.
Hindi apo ko. Hindi, no? Matatanda lang na gaganon. Okay, sige. O siya, sige. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po at magpapasalamat lang kami kay Lolo Beto. Kami pong salamat para sa 5,000. Thank you sa PB Team Solar. Thank you so much po. Don't forget to like and share ng video at mag-subscribe sa lahat ng PB Team Nationwide. Maraming salamat po kay Sister Ellie nakasama natin, kay Peter Paul, ang aming piloto. Marami pong salamat. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga sponsor, no? Thank you so much. God bless. Bye-bye.